Hello mga kawaikas, welcome back to my YouTube channel. It's me again, my name is Brian Belmonte. At kung bago ka lamang sa aking YouTube channel, ikaw nga inanyayahan kung mag-subscribe na at i-hit mo na rin ang notification bell down below para lagi ka nakapa-updated sa ating mga bagong video. And for today's video mga kawarikas, ayan, super excited ako sa inyo i-share siya kasi nga talaga naman itong product na ito is lagi ko talaga siyang ginagamit. At sa sobrang lagi ko siyang ginagamit is nagkaroon ako ng mga tanong sa aking isipan na nagsuri-suri ako na ano ba yung mga benepisyo nito kasi ginagamit ko to ganyan. Lagi ko siyang ginagamit sa pang-araw-araw ko pang pamumuhay. Ito rin mga kawarikas ang nagsisilbing pabango ng mga taong nagbabalaga, nagbibinata or going to lolos lolas na ayan. Kasi nga mga kawarikas, hindi ko sa inyo papatagalin. Ayan, so ito mga kawarikas yung sinasabi sa inyo. Methyl salicylate menthol kampur. Ayan, so sa mas kilala na tawag natin na cutting ko. Ayan, so ayan diba? So pinahirapan ko pa yung sarili ko. Cutting ko lang naman pala yung tawag dito. So yung mga kawarikas, nakapasensya nyo na kung parang may maririnig kayo ng kunog electric fan. Kasi actually, papasok na ako ngayon sa work. Tapos ayun, ayoko lang na maano ako, ma-haggard pa, ganun. Papasok ko ng electric fan. Hindi ko alam kung naririnig siya sa camera, pero piling ko naririnig siya dahil medyo malakas yung ugong ng electric fan. So yun nga mga kawarikas, no, marami kasi akong narinig, nasuri, or napanood sa YouTube ng mga review about nga dito nga sa cutting ko. So ayun, pakita ko lang itong Bix sa inyo ha. So hindi siya kasama sa review natin, pero pinakita ko lang sa inyo siya kasi talagang mahilig talaga ako sa mga menthol talaga na mga pamahid-pamahid. So yung mga kawarikas, no, alam naman natin yung cutting ko is kilalang kilala natin siya pagdating sa mga sakit-sakit. Ayan, sakit ng likuran, sakit ng kasukasuan, sa kapag di ka makahinga, may sipon ka, or sa pananakit ng lalamunan. Ito talaga yung pinapahid natin at una natin hinahanap kapag may mga masasakit sa ating pakiramdam, kapag gusto natin guminhawa. Ngayon mga kawarikas, marami daw na nagpapatunay at nakapagpatunay na effective daw siya sa pimples. Ayan, so nakakapagpawala daw nga ng pimples etong cutting ko. So yun mga kawarikas, na sa content ko na ito, isasabihin ko lang sa inyo na ano yung mga naging review ko sa kanya at kung ginamit ko ba siya. So mga kawarikas, disclaimer lang ha, hindi ako dermatologist at masala hindi rin ako doktor at wala akong alam sa mga medical-medical na yan. And so, yung mga sasabihin ko lamang sa video na ito is base lamang sa mga na suri ko at mga naranasan ko, experiences ko sa paggamit ng cutting ko. So yun mga kawarikas, no, sabi nga nila effective daw talaga tong cutting ko sa pagpapawala daw ng mga pimples. So yun mga kawarikas, kung mapapansin mo naman siya is yung mga ingredients kasi ng cutting ko is more on pain. Ayan, more on pain, nakapagpapagaling lang siya ng mga pain, yung mga ano, katikati. Ayan, so kasi yung cutting ko talaga is pwede talaga siya sa mga katikati like insects. Ayan, sa mga kagat-kagat na mga insects, kagat-kagat na mga lamok. Yes, pwede siya doon. Yan sa mga makakating parte ng ating mga katawan. Pero siya mapatagalin yung review ko sa inyo. So, ginamit ko nga siya kasi nga talagang na-curious ako at sinasabi nga nila na nakapagpapawala nga daw nga ito ng pimples. Tapos, no, during na ginagamit ko siya, wala na ako sa kanya na feel, actually. Yes, wala talaga ako sa kanya na feel na hindi naman irritate yung skin ko ng panahon may pimples ako, ng mga panahon ginagamit ko siya. Wala akong, hindi ako sa kanya na-irritate. Wala namang nangyari sa, ano ko, sa pimples ko at wala rin namang nangyari. Hindi rin naman siya na-irritate or hindi siya lumala, gano'n. So, wala siyang effect, gano'n, nung ginagamit ko siya. Sinubukan ko kasi siya kasi nga may pimples ako noon. So, hindi ko kasi na-clip yun mga kawarikas dahil hindi ko pa naisip yung mga panahon na yun. Yun yung mali ko kasi hindi ko sa inyo mapapakita. Pero yung mga kawarikas, nakalagay kasi dito, helps relieve pain and ache. Ayan, basta ache yung sakit-sakit. Ayan yung mga pain nga, ganun. So yung mga kawarikas, wala naman siyang ano, effect talaga sa pimples. Yun, so sa mga nagsasabi na gumana daw sa kanila to is congratulations sa inyo kasi talagang nawala yung pimples. Sabi nyo nga na gumana nga talaga sa pimples ninyo. Pero ayon sa mga dermatologists at sa mga doktor, mga kawarikas, na hindi dapat natin ginagamit yung cutting ko sa pimples natin dahil maaari itong mag-cause ng mga irritation, din ng mga disease, at maaari pang lumala yung ating mga pimples dahil nga maaari itong ma-irritable kapag ginamit natin itong cutting ko. Dahil ang cutting ko mga kawarikas is may matatapang siya ng mga ingredients na hindi dapat natin pinapain sa mga sugat-sugat or sa mga
pimples dahil maaari pa itong pasukan ng mga iba't ibang uri pa ng bacteria na maaaring dumikit din sa pagpahid mo ng cutting cook. So yung mga kawalitas yung sinasabi ng mga dermatologists na hindi daw talaga. So yung mga kawalitas kaya sa mga umipek sa mga nakapagpatunay na nakapamawala daw siya ng pimples, ayun, so congratulations talaga sa kanila. So yung mga kawalitas pa session na kayo napapatingin na kasi taas kasi yung oras binabantay ko kasi nga baka malita ko. So yung mga kawalitas, pero tip ko na lang sa inyo, siguro bibigyan ko kayo ng mga tip kung para saan talaga natin magagamit may kapakinabangan itong cutting ko. So yung mga kawalitas, common na common talaga sa atin. Pag masakit yung katawan natin, ayun sa katawan, pahid-pahid natin or sa gabi pag hindi tayo makatulog, napakaganda na maglalagay tayo nito kasi nakakapag-release siya or nakakapag-relieve siya ng mga pain, ng kasukasuan natin ng mga sakit-sakit natin sa katawan niya. So nagiging maganda yung pagtulog natin. Then kapag nahihirapan ka rin huminga, kasi meron kasing cutting ko na parang stick na tinutusok sa ilong ganun. So may ganun eh, pero wala ako, hindi ako mabibili kasi ito talaga yung nilalagay ko lang dito pagka hindi ako makahinga, ganyan. So pag may sipon din ako, masasakit alam mo, no? Basta ito, at pwede rin itong gamitin sa trabaho, yes. Alam nyo ba, ng cutting ko ay nakakapagpa-out ng maaga sa trabaho. So yun mga kawaitas, kasi pag sumasakit yung ulo ko, minsan di dadahilan ko talaga siya sa work namin, yan. Yes, sir. Pero yung mga ganun, hindi ko naman siya acting. Talaga may ganito talaga ako. Pero hindi ko siya acting na, sir, out na po ako, sir, kasi ano po. Hindi naman sa may pupuntahan ako. Pero may araw kasi may pupuntahan din talaga ako nun. Pero hindi ako nasisinungaling, ha? Talaga, masakit talaga yung ulo ko ng mga tayo na yung nagpapaalam ako kay sir, ganun. So, ginagamit ko yung cutting ko. Pwede natin siyang gamitin props na para masabi na masakit talaga yung ulo natin. Pero yung ginagawa ko na kayo, hindi ito props. Masakit talaga yung ulo ko na. Kaya ayan, so gusto ko lang pala dito i-shoutout si Sir William. Ayan, manager namin siya ng pizza. So, yun. Super bait niya na manager kasi nga, para sa akin. Ito, hindi ito ka-plastican. Baka sabi na naman yung sir, binubola, pinaplastic ko na naman siya. So, hindi ito ka-plastican. Talagang super na babaitan ako kay sir. Kasi syempre, yung mga importanteng araw, petsa sa buhay mo, ganun. Talagang alam niya importante yung mga lakad mo. Kahit papakabahin ka niya, pero papayagan ka naman niya. At nung isang araw na akala ko hindi niya talaga ako papayagan. So, nalilito ako sa pinuntahan ko, pero okay lang kasi, at least, kahit papano, nakahabol ako, diba? So, syempre kung sa iba kasi, diba, parang hindi ka na nila, ano yun, kailangan talaga nila mag-strict, ganun. So, naiintindihan din naman natin kung minsan hindi ka na papayagan sa mga ganun bagay. Pero, ayun, kaya natutuwa talaga ako kay sir kasi sobrang naunawaan niya. Kahit hindi ko siya naunawaan. Naunawaan yung mga dahilan ko talaga sa mga pag out ko ng maaga sa work, ganyan, sa mga pag-live ko. So yun lang naman mga kawalitas yung mga mai-share ko sa inyo. Is ang cutting ko ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ayan, so yung mga kawalitas, yun lang naman masasabi ko, kung nag-work siya sa pimples ninyo, edi go kayo. Pero mag-ingat-ingat kayo kasi talagang hindi naman talaga siya ginawa for pimples. Siya ay ginawa para sa mga sakit-sakit na mga kasukasuan natin. So yun mga kawalitas, thank you for watching and see you in our next video. Ayan, kung may mga katanungan kayo at may mga gusto kayong request ng mga content pa, is pwede kayo mag-comment sa baba, comment lang dyan sa baba at sumikapin natin na gawa ng panibago review yun. So yun mga kawalitas, thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye!